Yun na nga, no? Yun na nga, andito na kami ngayon sa pinagkakaguluhan. At sikat na Manila Bay! Makikijoin tayo sa Manila Bay Hype. Titignan natin kung ano bang nandito. And kung ano na nga ba ang update as of February 24, 2019. Ito, ang tagal ko nang hindi din nakapunta dito sa Manila Bay, no? Napakalinis niya na talaga dito. First impression ko palang napakalinis na talaga. Gumanda na, ang dami ng taong pumupunta dito ngayon. Pero, may amoy pa rin. May amoy yun. Hindi pa rin maganda yung amoy. Hindi naman sa sobrang baho niya or sobrang hindi maganda yung amoy. Pero may naaamoy ka pa din na ano. Yung basura na, talaga. Ang siguro, ang ilalim talaga ng Manila Bay dito sa may part na yan, siguro meron pa niya mga basura na kailangan pang hukayin. So, sa pagkakaalam ko naman, may magaganap ng ano dito. Dredging ba yung tawag doon? Yes. Kaya meron doon ng mga crane. Yung, ang tawag nila doon? Amphibious crane yata yung tawag nila doon. So yun yung mga nakita ko sa mga balita. Hukayin daw nila yung mga nandyan sa may bandang gitna na part ng tubig para baka sakali may mga basura pa dyan. Narinig pa kaya tayo? Yun nga pala guys. Shout out lang sa mga vlogger. Napakahirap nga pala talagang kumuha ng angle dito. Kasi yun nga, tutok na tutok yung araw. Siyempre mahirap talagang kumuha ng tempo kung saan kami. Kaya nandito kami ngayon sa may kalsada. Kaya maingay din pala. Yun, medyo nahihirapan din tayo na sa audio natin, no, yung audio natin. And yung angle din, yung angle. Pero mamaya, mag-iikot-ikot kami, papakita namin sa inyo yung mismong Bay Area, yung dagat, tsaka kung ano yung nandun. Sa ngayon pala, medyo konti yung activities dito, no? Wala yung mga lumal, kasi bawal na din naman lumangoy. Wala yung mga nandun sa may bandang shore kasi high tide ngayon. So, siguro, ito, mga meron lang dito ngayon, mga nagbabike, mga vendor, and kung ano-ano pa. Ikaw, ano bang impression mo dito sa Manila Bay natin ngayon? Hindi, kasi first time ko lang naman nakarating dito eh. Ay! Naririnig ko lang talaga oo, na... Oo nga pala, no? Kasi nga pala sa bundok walang dagat. Wala! Baliw ka! Para ano yun? Mag-isla lang naman kami. Kasi yung baliw bundok ba pala nila masyadong mataas. Pag pupunta ka ng dagat, kailangan mo bumaba ng 10 kilometro. Wala ko eh! Mura ko lalo na kami sa dagat eh! Hindi, ganito guys. Kasi nga hindi ko pa naman talaga na... Hindi pa ako nakapunta dito dati pa, ngayon pa lang. So hindi ko din talaga alam kung gaano siya kalala dati. Pero sa mga naririnig ko, di ba, sobrang daw talagang madami yung basura. And sa mga balita naman, nakikita naman yun. Pero yun nga, since first time ko dito, okay na siya. Malinis naman na siya. At sana ma-maintain kasi mahirap kung magsisimula ulit. Ah, alam nyo guys, dito kasi dati, di ba madami dito mga bar, yung inuman, kung ano-ano pa, madami dito every night. So, di ba tinanggal yun, nilipat, alam ko nilipat yun sa MOA, yun na yung nasa MOA. Tapos, hindi ko lang sure kung after bang malinis to, kung ibabalik ba yung ganun dito. Kung pero, I think dapat wag na. Pero hindi na talaga siguro kasi baka kasi dumumi na naman yun. Kasi yun yung cause, baka yun talaga yung cause kung bakit nagkakalimang mga tao. Ingay na! Napakaingay. Mamaya itutour namin kayo mamaya. Mag-iikot-ikot tayo. And kung saan man tayo mapadpad. So hanggang doon na muna siguro itong intro dahil masyado na siyang mahaba. Mag-iikot na kami.
So ayun guys, naglalakad-lakad muna kami ngayon kasi ang masyado activity sa Mysore kasi high tide na ngayon. So naghahanap kami dito ng kung anong mga kaganapan pero wala pa naman. Oh my, sobrang init pa. Yun nga, isa din sa problem namin kung bakit hindi kami dun sa may bandang tubig kasi sobrang, ayan, nasusunog na kami sa araw, diba? Sobrang, anong tawag niya? Sobrang tingkad ng sikat na araw. Ang mga nakikita lang namin dito ngayon na karamihan sa mga activity dito ngayon, yung mga nagja-jogging tsaka nagbabike. So, diba? Tulad yan, nagbabike. So ayan, mga para sa summer body. Nagbabike at nagja-jogging. Fresh air. Yun, hindi pa din ganun kaganda yung amoy dito, pero okay na din, hindi na tulad nung dati na sobra talaga. So yun guys, naglalakad-lakad kami ngayon papunta dun sa may bandang part ng Vito Cruz. Para ang daming tao dun? Oo, dun ang madaming tao talaga, so dun kami pupunta. So dito kasi sa pinanggalingan namin kanina, sa may bandang Pedro Hill siguro. So dito yung, dun yung medyo mabaho pa, may amoy pa yung hangin. Pero pagdating dito, habang pumupunta kami sa bandang Vito Cruz, nagiging fresh air. Nagiging fresh air na siya. Wala na siyang amoy. So, maganda na yung hangin dito. So, hopefully, maging ganito na din yung nandun sa part ng may... Iba sa doon, sa may part na yun. Dito na tayo sa may bandang mga tao. Kaya pala medyo madaming tao dito kasi tinitignan din nila. Isa din sa mga tinitignan nila yun, yung mga birds. Ang daming ibon doon sa gitna ng dagat. Papakita namin sa inyo. So ayan, nandito na tayo sa may bandang part ng Aristocrat. Yung Aristocrat yung kabilang side, ayun. So dito, ang daming tao dito, tapos ang dami ding street vendor. So ito talaga guys, yung mga pagkain kinay, ang dami dito, kompletong-kompleto sila. So sige, ano ba yung mga nakikita mo? May kwek-kwek, fishbone. Oh,
Yun may pusit doon, pusit. Tapos merong balot dito. Then ito yung mga ano naman. Kwek-kwek, fishball. Siomai, fishball, yan, kompleto, kikiam. Meron ding mangga. Ano, maring pangit. Madilim at malibong. So ano, maring pangit. Nakain ba tayo? Yes, kanina pa, actually kanina pa kami kain ng kain. Kumain na kami ng... So, kumpletong-kumpleto dito guys. Hindi kayo magugutom kapag pumunta kayo dito. Ready kayo dito sa food. At may isang taong tuwang-tuwa dahil makakakain na naman siya ng street food. Dito ba ako? Nakadami na kami. Ako naka 11 na ako na kwek-kwek. Tapos ako, tatlong kwek-kwek at skidball. So, ang dami na namin na nakuha. Hopefully magiging okay kami. So, saan ba tayo pupunta? Hindi ko alam saan ba yan. Ano ba tawag dyan? Masalan ko plaza yan eh. Ano ba sa may fountain doon? Ay, sarap ng hangin. Ay, buti pa dito. Haggard na kami. So ayan, tumawid na kami. Tumawid muna kami from Manila Bay. Tapos andito kami kung nakikita nyo yun, oh. Sa Aristocrat. Andito kami sa tapat lang, hindi tayo dun sa loob kasi medyo mahal dun sa loob eh. So dito lang tayo sa tapat. And then, eto, kumakain muna kami ng binili namin kaninang kwek-kwek sa akin. Eto talaga, and favorite ko to. Lagi akong bumibili kahit sa anong makakita nito. And, saka yung squid balls. Ito ang sarap talaga. Paubos na. Nasasarapan ako dun sa sauce. Ang ginawa ko kasi, first time yun na merong asin, may yung matamis na sauce, tapos yung suka, sibuyas, sibuyas, may sibuyas. So yun, nasasarapan ako sa sauce niya. Hoy! Kita niyo, pag ginanon ko, may mga sibuyas ko, diba? Kinakain mo? Oo! Oh. Sibuyas? Oo! Oh. Yung sa may part ng UN, pata magsisimula yung dredging. So, nandun yung mga equipment nila. Tapos, dun guys, hindi namin alam kung bakit dun, sa may part ng UN, medyo may amoy pa yung dagat. Yung nalalanghap mong hangin, may amoy pa siya. Pero nung naglalakad na kami talaga papunta dito sa part ng Vito Cruz, ano na guys, walang-wala na talaga, napaka-fresh na ng hangin niya. Sobrang sarap na ng hangin. Tapos hanggang sa pumunta kami dito, lumipat muna kami sa may fountain na side, dito sa may plaza, dito nga sa may Aristocrat. Napaka-anon dito, napaka-refreshing. Kaya yun, nagpapahinga muna kami, nag-memorienda. Tapos mamaya, kasi inaabangan din namin yung sunset. Titignan natin yung sunset dito. Kaya chinempo ko din talaga na medyo pahapon na tayo pupunta. Woos! Chinempoan mo, late ka lang gumising. Ay, yung chinempo ko yun, talagang nakaano yun. Kinumpiot ko yun. Kinumpiot, tapos ako, alas 8 gising na. Nasabi mo, alas 9. Oh, 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 oh
ano, medyo patapos na yung araw ngayon. Medyo malapit na tayo sa sunset. Andito pa rin tayo ngayon sa plaza. And plaza na hindi ko maintindihan kung ano kasi hindi ko talaga alam. Binigyan lang namin kilang konting update kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga kaganapan, kung ano yung mga update, kung ano yung mga news dito sa Manila Bay. Hopefully, sa susunod na vlog natin, yung next part nito, makakuha tayo ng mga kung ano-ano pang ginagawa dyan. Sana dumami yung activities para mas madami kayo may pakita sa inyo. Dito na muna namin tatapusin yung vlog. Tapos, basta may mga ipapakita pa kasi, abangan yung susunod na vlog namin, may mga ipapakita pa kasi kami sa inyo. So, huwag niyong kalimutan na mag... like, comment, share, subscribe, and bell button! Huwag niyong kakalimutan yun, guys. And syempre, i-share niyo din ang i-share yung vlog na to, yung YouTube, para naman dumami-dami na yung mga nanonood sa atin and dumami-dami yung community natin. Baboon!